Naaalala niyo pa ba ang tinawag na major pain ng PBA? Siya ang isa sa mga kinakatakutan na big man noong peak season niya. Sa height niya na 6'6", masasabi kong versatile siya dahil kaya niyang tumira sa 3-point line at malakas mga ang pangangatawan niya sa ilalim ng court. At isang star player ng Ginebra, nagre-request na daw matrade ayon sa rumors. Sino naman ito mga ka-O-Sports? Sayang naman, bakit gusto niya pa umalis sa pinakasikat na team ngayon sa PBA? Pero bago natin simulan at pag-usapan yan mga ka-O-Sports, kung bago lang kayo sa channel na to, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at i-click na din ang notification bell para updated kayo sa mga latest videos ko. Tara at pag-usapan na natin yan! Nagsimula nga ang karir sa Philippine basketball ni Major Pain, Eric Meng, noong kinuha nga siyang Phil Foreigner ng Tanway Ram. Pero bago nga yun, ay mas nakilala nga siya nung nasa PBL pa lang siya. Naging 3-time MVP nga siya sa PBL ng sunod-sunod na taon. Kaya pagdating niya sa PBA ay maganda na ang pinakita niya dito. Noong 1999 hanggang 2001 nga ay naglaro nga siya sa Tanway Ram. Dahan-dahan na nga nakilala ang isang Major Pain dahil sa sobrang talented niya na player. Hindi lang kasi sa scoring maaasahan si Eric Meng. Pagdating sa depensa ay maaasahan din siya. Naging PBA All-Defensive Team nga siya noong 1999 at doon niya napatunayan na maaasahan siya both defense and offense. Pero sa hindi nga inaasahan, nagka-problema nga ang kumpanyang Tanway Ram sa PBA. At nawala na nga ang team nila dito, kaya napilitan silang bitawan ang mga players nila. Sayang nga mga ka-O-Sports, sobrang dami pa naman na talented players na nanggaling sa Tanway. Isa na nga dyan sina Carriazo, Rudy Hatfield, madami pang iba. Kung hindi nga lang nagka-problema dati yung Tanway, panigurado, isa sa mga contender yan ng PBA ngayon. Independent team kasi ang Tanway, kaya sayang talaga mga ka-O-Sports. Kaya dahil nga doon, dali-dali ngang kinuha ng Barangay Ginebra si Eric Meng noong 2001 dahil alam nila na magiging malaking tulong siya sa team nila. At doon na nga nakilala ng gusto si Eric Meng. Mas dumami nga ang naging awards niya tulad ng 10 times PBA All-Star, 2005 PBA Season MVP at naging 3 times Finals MVP pa siya. Ang lupit, di ba mga ka-O-Sports? So, mas nakilala kasi siya ng gusto dito sa Barangay Ginebra eh. Alam kasi nila na merong potential nga si Eric Meng, kaya mas nababad nga siya ng gusto dito. Yung mga nabanggit ko na yan, ay yan lamang ang mga naging awards niya sa PBA. Napakalakas talaga ni Eric Meng mga ka-O-Sports. Sa height niya nga na 6'6", kaya niya nga maipagsabayan sa mga malaking import ng PBA. At pag All-Filipino Cup nga, talagang dinodomina niya ang ilalim ng paint. Naging memorable nga ang isa sa mga laro ni Major Pain laban sa Air 21 Game 7 Championship. Grabe nga ang hiyawan ng mga fans noon dahil nakabalik na nga muli si Eric Meng. At malaki nga ang naitulong niya sa takbo ng 2008 Championship ng Barangay Ginebra. Tinanghal ngang co-MVP si Eric Meng at Ronald Tubid nung nakuha nga nila ang championship na yon. Sa mga sumunod na taon na yon, ay na-injured nga ulit si Eric Meng. Napilitan na nga silang tapusin ang kontrata niya at tuluyan na nga siyang nawala sa Ginebra. Pero nakapirma naman siya ng 1-year contract sa Global Port. Pero sa paglaro niya nga doon, ay parang may iniinda pa nga siya sa injury niya at hindi nga siya nagtagal doon. Noong 2014, ay kinuha nga siya ng Alaska Aces para maging backup center ng Alaska team. Pero on and off pa nga din ang paglaro niya dahil sa injury na tinamasa niya. Yan talaga ang number one na kalaban ng isang athlete mga ka-O-Sports kung ma-injury ka. Kasi once na ma-injured ka, mahihirapan ka na makabalik dahil naiilang ka na sa injury mo. Unless na lang kung nakarecover ka agad ng physical and mentally. Tuluyan na nga nag-retire sa Alaska si Eric Meng. At ngayon nga, ay masaya na siyang sinishare ang knowledge niya sa ibang players at naging assistant coach pa nga siya ng Alam Pilipinas. Doon pa lang,
panalo na ang pagretiro niya sa PBA basketball. Kahit papaano naman, naging maganda ang karera ni Eric Menk at naging maganda pa nga yung pag-retire niya kasi talagang pinahalagahan nga siya ng alas. At ngayong tambay na nga lang daw si Eric Menk, naghahanap nga daw siya ng trabaho ngayon ayon sa isang source. Mapunta naman tayo sa sinasabing gusto na daw matrade na player ng Ginebra. Ayon nga sa rumors mga ka-O-Sports, gusto na daw kumawala ni Daredevil Jared Dillinger dahil hindi niya na daw nakukuha yung playing time na pinangako daw sa kanya noon. Ina-expect niya daw kasi na mahabang playing time ang matatanggap niya once naka-recover na siya sa kanyang injury simula nung napunta nga siya sa Barangay Ginebra. At parang hindi nga daw yun nangyayari at iba nga daw ang pinaprioritize ng kanyang team. Kaya dahil doon, nagde-demand na daw siya na sana matrade na nga raw siya sa ibang koponan. Nililinaw ko lang mga ka-O-Sports, rumors pa lamang to. Hindi pa sigurado kung mangyayari nga. Pero para sa aking opinion mga ka-O-Sports, huwag na sanang lumipat si Dillinger at doon na siya magretiro sa Ginebra. Dahil unang-una, nakakuha na nga ulit siya ng championship doon. At dinadahan-dahan naman kasi ni Coach Tim ang mga players niya at hinahanap pa din ang tamang rotation. Dahil overload nga kasi ang kanyang mga players, kaya nga hirap din siyang i-manage yun. Kaya sana, iis-tiis lang, maganda naman ang magiging career niya ng isang player basta nga nasa SMC company ka. Magsipag at enjoyin ang pagiging player ng kumpanya. Pero para sa inyo ba mga ka-O-Sports, okay bang mawala na nga si JD? Or mas okay na dun na nga siya magretiro sa Ginebra? Mag-comment lang kayo sa baba mga ka-O-Sports! Paano, hanggang dito na lang muna tayo sa video na ito. Kung gusto nyo pang makanood ng mga ganitong video, mag-subscribe na kayo. Salamat! Peace out!